Good afternoon mga kamotohuligan. So, pinasok muna natin dito sa loob tong Rosie. Ito yung pinutulan natin ng seat frame at gagawa ng U-bend para sa bagong seat. Tapos dito tayo sa labas. Nandito si Joaquin. Ano lang, may bibigay na siyang pyesa. Ayan, para dun kay K-Pipe. Nandito si Cesar. Tapos si Oti, magkakabit ng white wall insert para dito sa Kimco. Sir, anong name mo? Nico. Ayan, si Sir Nico. Galing Dasma. Ayan. Tapos ito yung Kimco light niya. So, lalagyan siya ng white wall insert at babrakita ni Master po to yung cellphone holder para dito rin natin ikabit sa undermount ng windshield niya. So, abangan niya yan. Gagawin naman natin yan. Alright, dito na to. Bago ka lang sa sabi niya sa kabila. Yung, hindi pa sa way. Diyan sa kabila. Good afternoon. So, may dumating ulit sa atin na isang bike, Vulcan ulit, Kawasaki. So, ang nangyari is nabasagan siya ng tail light. So, ang gagawin natin is i-tail tidy ulit natin siya. So, maglalagay tayo ng LED strip katulad ng ginawa namin last time sa Kawasaki Vulcan ni Sir Paul. So, ang client natin, sir, anong name mo? Stephen. So, ito kay Stephen. So, yung mga balak niya at may mga pinaplano pa siyang ibang mods. Right. Tapos ito naman si Master po to is gumagawa na nung bracket para sa cellphone holder ni Sir. Right. Ingat, Brad. Ha? Totoo ba yan? Pumino mo? Sige, sige. Tayo dito. Tapos na lang yung bracket ng cellphone holder at okay na rin yung Kimco like. So, pakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Batsi na rin daw si Utol. So, dalhin si Max. Nga, tingnan na rin, yung padjak yan. Oo, ang anong yabang ah. Porke naka-video. Ay, ingat, ingat. Nagpalit nga rin pala ako ng shocks para dito kay Aurora sa Kimco like 200 Ico. So challenging pala ang pagkakabit ng shocks ito dahil kailangan mong tanggalin tong buong to. So ito babaklasin mo. So yan, okay na rin. Hindi na din siya matagtag. At shout out sa pusa ako na papansin. What's up? So ito na pala yung ginawang cellphone holder bracket ni Master Potoy. So, kumuha siya ng assembly doon. Tapos, idinugtong dito sa pinagkakabitan ng underneath ni Sir. Tapos, nag-install na rin sa yun ng white wall inserts. Lapat likod. Right. So, bagong-bago lang pala tong Kimco na to. Last August lang, no? One. Ito. So, virgin pa pala talaga to. Right. Good to go. So ayan, batsi na rin si Sir Nico. So nakabit na yung mga pinagawa niya. Right. Ayan, bagong-bagong linis. Monday pa naman, may habol na yun. Ayan, batsi na siya. Ingat, Nico. Thank you. Balik lang, balik. Right.
So, tapos ito naman ang bike ni Stephen is in-schedule na rin ni Master Putoy para matail tayo di yung likod. So, yung ginawa natin last time sa Vulcan ni Sir Paul is ulitin lang naman natin dito. Lalo na basag yung likod, kaya gusto niya malinis na. Okay, final touch na lang sa bike ni Sin bago kunin bukas. So, nag-extend na si Putoy ng side stand kasi masyadong mababa ang nakaliyad yung bike. Tapos wala na, yun na lang talaga. So ayaw din bitawan ni Master Putoy nang hindi na-extend yung stand. Tama naman. Right. Lagi siya magbabawa ng bato eh. Oo. Tapos ito, dinaraw ni Joaquin kanina to. So yun na lang yung pinadagdag niya pang i-install na signal lights na Eagle Eye. Ayan. So anong ginagawa ni Oti? Nag-ano lang? Pina-adjust ko yung starter relay. Oh, ayan. Ito nga pala nakatanggal yun. Since nakatanggal yung pake, ayan yung pagkaka-wiring niya. So, hindi na natin ito napakita kahapon. So, ihabol na lang natin sa plug na yun. So, ganyang kalinis yan. Alright. So, sa tingin ko, yun na lang muna ngayong araw na to. At mukhang nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Ay, nasa yan. Merong sinasabi na baka bumagyo. Ayan, mahamog siya. Oh. Tsaka ano. So, yun na lang muna. This is the Goon Behind the Camera with Oti and Master Putoy. And we're fucking out.